Ayan, so welcome back po dito sa De Enrica YouTube channel at Doy TV Sports. Well, mabilisan lang po, no? Sisigundahan lamang po natin yung ating po nakaraang content, no? Ayan po, ipatungkol dyan sa bakbakan po ng San Miguel Beermen at ng Meralco Bolts, no? Ating pong itinapik, no? Sa ating dating content, no? Kaka-upload lang po natin is yan pong discarding trilyo, ayan. Bali, ang pumukaw po sa ngayon ng aking attention, bakit po tayo magko-content? Eh, may nag-comment po, no? Alam niyo naman tayo, nag-i-interact po tayo sa ating mga subscribers using these comments, ano po. At ano po yung comment na yan? Well, bago po ang lahat, ako po yung nagpapasalamat sa inyo sa inyong patuloy na pagsuportahan nyo po. Dumadami po tayo at ang views, no? Paano yung click nyo? Dahil sa ating mga content at yun nga, dahil sa inyong suporta, nagsisid po tayo muli. Maraming salamat po pag nag-store nyo po itong video na to. Well, pasuyo na lang po. Palike and subscribe na lang po. Okay, mabilis. Ano po yung comment na yan? Ang comment na po yan ay ang ano, ito pong pagdating po sa coach, no? Dahil lang may sinabi po ng ating subscriber dito na ito, basahin ko na lang. Mabilisan. Hindi naman galing po kay Mr. Carlos, ano po? Hindi naman si Trillo ang dumidiskarte sa Meralco, no? Iba naman kasi. Ayan. Bali, ang binabanggit niya, nyo, ito pa lang si, ano, parang ang binabanggit niya, naisip ko, yung assistant nila o yung consultant nila, no? Na si, dating coach po ng Gilas, na si Nenad, no? Bakit ko po nagkaroon ako ng ganyang conclusion? Eh, ito pa, meron pa isa, si Mr. Rodan, no? Hindi naman si Luigi Trillo ang nagmamando, no? Tiga-challenge tawag, tiga-hatid ng player na substitute, tiga-hampas at sigaw lang siya. Real talk lang, tingnan nyo kapag may time out, nasaan si Luigi, nasa likod, nagmamando sa bench player, hindi sa lima. Si Nenad ang nagbibigay ng play, dami-dami lang siya. Swerte nga. Yun. Oo nga, no? So, ang galing. So, naalala ko po nung araw, si Coach Ron Jacobs, no? Nung naging consultant dati ng, ano, ng Ginebra, di ba? So, ang ganda nga po ng itinatakbo ng Ginebra noon, ano? Tapos, yun na nga, may nabasa po ako, no? Sa isang online news site na, yun nga, si Nenad, no? Ang tinutukoy din na dahilan kung bakit may magandang play. Kaya nga po pala talaga nagulat ako, no? Dahil nga international type of play, ilang beses ko po inuulit 'yan, no, since beginning of the series, no, na international type of play yung ginagawa po ng Meralco, at hindi na nga po talaga nakakagulat dahil yung pala eh international coach yung kanilang consultant, ano po. Pasensya na, no, hindi po tayo nag-toro research, no, about this, no, pero yun nga po ang sinasabi ko, yung dahil po sa comment nyo, no, eh nagkakaroon po tayo ng idea, no, gumaganda po ang discussion, ano po. Okay, sino po ba yan? Si Nenad Bushinik, no? Sorry if I did not pronounce it correctly, but ito po siya, no, is a Serbian New Zealand basketball coach and former player. He once served as the interim head coach for Philippines men's basket national basketball team with Chat Reyes, no? Pinalitan siya ni Chat Reyes noong 2022. Pero yun na nga, siya po pala ay Serbian. Eh alam naman po natin kapag Serbian coach, eh talagang international type of play, no? Yung ano, yung inilalaro. Ito pa, sa isang column, ano po? Si Nenad po, isa rin katunayan na siya po eh nagtitimon sa team, no, nung siya po ay ito galing po sa ano to, spin.ph PBA to fine Nenad for comforting reps at the end of game 2. Ayan, natatandaan niyo po nung game 2 natalo sila, na supposedly dapat nga po sila na, I mean, I'm not saying na dapat sila talaga manalo, no? I mean, sabihin na natin, ano, nanalo San Miguel doon, pero all throughout the game, alam natin na mukhang sila talaga mananalo dahil dominated nila yung laro, ano po? Yun na, siguro alam din niya na they're supposed to win, no? Pero again, basketball po yan, ano po?
So, isa lang po pagkatalo nila dyan. Pero sa tinatakbo po ng serye ngayon, eh mukha nga po talagang sa serye na yan, sila ang nauna. Bakit? Ilang beses ko po paulit-ulit na sinasabi, ano po, na international type of play, no? So, katulad po yan, yan ang nangyari sa USA team, kung saan powerhouse po pinadala natin, no? Kumpleto tayo sa sentro, power forward, no? At guards. Pero tayo po'y tinalo, no? Dahil international type of play ang inilaban dyan sa dream team ng USA, ano po? At kung yan po ang sistema ang gagawin or ginagamit na nga nila against San Miguel, eh wala na po talaga. Dahil pinipilit po kasi ni Coach Jalent ang traditional type of lineup, no? Against that kind of lineup, hirap po. Kaya po pala kahit sino ang umiscore dyan, eh dali, no? Nakakadali sila. At nakita natin na talagang kahit dikdikan ng laban, no? Bandang huli, naiiwanan na San Miguel kasi nga takbuhan po sila, eh, consistent all throughout the game ang San Miguel po kasi. Nakakatakbo kapag nakakagawa lang po sila ng ano, no, ng mga stops, no, or mga maganda execute ng kanilang depensa, no. That's the time na nakakapag-pass break sila. Pero po ang Meralco, wala po, eh, consistent talaga. At sa kanilang half court set, eh, talagang mabilis din po talaga ang facing. Kaya po malilito ka talaga kung sino talaga ang scorer, dahil lahat sila they can score. At yan pong ganyang type of play ang mahirap po talagang pigilan. Kung hindi po kaya na NBA caliber team, caliber coach pigilan yan, eh ano pa kaya ang San Miguel? Again, wala po sa kung sinong star player dyan, ano po, yung traditional type of basketball, labubuhati ni ganito. Kaya nga po umiscore ng malaki ito pong si Terrence, Terrence tuloy. Si Terrence, babalik na po kaya si Terrence? Di ba po natin alam, ano? Wala pa tayong info. Yan nga po si CJ Perez, no? Di pa natin alam. I mean, kahit umiscore si CJ Perez, bumibit-bit siya, eh useless po talaga yan dahil ang kalaban niya marami. So hindi lang po siya, hindi lang po si Junmar ang tawag dito. Kahit umiscore sila ng doble-doble, bali wala po talaga sa sistemang international type of play ng Meralco. At yan po ang kasalukuyan nagiging istorya ng bakbakan na ito, ano po. Ayan po, sa susunod na content natin, idediretso na po natin, no, ang magiging diskarte po dapat, no, ng San Miguel Beermen, no. Magsasite po tayo ng mga katibayan, ano po. At napakaganda pong content niya, no. At yun po, eh, sa susunod na. So, yun nga po, ang ating napag-usapan ngayon, ano po, siningit ko lang, no, to acknowledge pala, no, ang parang lumalabas na siyang nasa likod ng magandang performance ng Meralco, ano po. At pero ang kumakatawan dyan, of course, ang kanilang head coach, dahil siya po ang nakikita, siya po ang ini-interview, at siya po ang head coach. So yun pala, dalawang utak pala ang kalaban ni Trillo, ay ang kalaban ni ano, neto ni Gallant, no? Kaya ano magkanyang dapat gawing diskarte? Next po sa ating video. So yun lamang, at maraming salamat sa inyo lahat, at magkita-kita po tayo sa susunod na video content. Dito lamang sa Deenriga Doy TV Sports. Buli, maraming salamat sa inyo lahat. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.